sa Tagalog sa talim-ilog ng Babylon. Now, Babylon is the modern-day Iraq today. Sa ating panahon ngayon, ang Babylon ay the whole expanse of the land of Iraq or Iraq. And all the way to Assyria, noong unang panahon. There are two rivers in Babylon, the Tigris River and the Euphrates or the Euphrates. At the writer of the psalm is Jeremiah. Si Jeremiah po ang sabi nila, maraming sa commentary, they ascribe this psalm to Jeremiah. And it is because Jeremiah is the prophet before the exile. There are two exiles that happened in the history of Israel. Nauna pong na-exile ang Northern Kingdom. If you are reading your Bibles, during the time of Solomon, nahati po ang Israel sa dalawang tribo. Ang unang tribo ay ang tribo ng Israel na kinabibilangan ng 10 tribo ng original na Israel. Okay? And there is the southern kingdom of Israel na tinatawag na si Judah, na kasama ang kanyang kapatid na si Benjamin ay humiwalay sila doon sa sampo. There are 12 tribes, so ang kabilang na kaharian ay ang kaharian ng Judah. Now, Israel, that is comprising of the 10 tribes, were first exiled. And it took another 100 years before the southern Judah, kingdom of Judah, was exiled. And this is the story of that exile. The exile we are pertaining to in this particular passage is the exile of Judah to Babylon. And by the way, the northern kingdom of Israel was exiled in Assyria. And so, meron pong subtitle ang ating pamagat ngayon, at yan ay isang awit ng itinapon, The Song of an Exile. To be an exile, there are can either happen in two ways. The first exile would be a forced exile. When an invading country comes to your land and destroy it, then they will take you back to their own country. That is forced exile. Pangalawang exile ay exile by choice. And Israel falls into the category of both. Bakit? Kasi nga, they are an exile by choice because they choose to disregard the prophetic utterances of the many pre-exilic prophets. Sila ay exile by choice kasi pinili nila na humiwalay sa Diyos. In fact, Jeremiah, the weeping prophet, told them over and over again, and this is just one of them. For this is what the Lord says. Ito ang sinasabi ng Panginoon. I will give all Judah into the hands of the king of Babylon, who will carry them away to Babylon or put them to the sword. I will deliver all the wealth of this city into the hands of their enemies, all its products, all its valuables, and all the treasures of the kings of Judah. They will take it away as plunder and carry it off to Babylon. It is a dire prediction of what is going to happen. And it took them a while. It took a while before it happened, and yet hindi lang si Jeremiah ang patuloy na nagbabanta sa Israel, ngunit sila ay hindi nakinig. Ang Babylon ay kung bibigyan natin ang kahulugan sa ating panahon ngayon ay worldliness. Ang Babylon ay kamunduhan. At in fact, even in Revelation, the new Babylon is the
the new Babylon is the coming worldliness that we are experiencing today. And so, sa umagang ito, minsan tayo, we are an exile by choice. Every time that we choose to depart from the presence of God, every time that we make decisions na ihiwalay tayo or magpapahinga, quote unquote, marami pong madalas na nagsasabi sa akin, Pastor, pahinga muna ako. Kailangan kong pumunta sa Babylon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, when Judah was exiled, aakalain nyo, and to put things into perspective, galing po sila dito, nung sila ay ginapi ni Nebuchadnezzar II, they have to travel all this way and all that way, all the way to Baghdad today, malayo pa sa Baghdad, doon sa earth. And if you would remember, Abraham was called by God out of the Ur of Chaldees, the Chaldean kingdom. Now, dito tinawag ni Lord si Abraham sa siyudad ng Ur. And Ur is a representation of a kingdom that does not know God. In fact, Abraham was an idol worshiper. His family was an idol worshiper before God called them. And so it also represents na pagka humihiwalay tayo sa Panginoon, ibinabalik niya tayo sa dati nating buhay. Ipinararanas sa atin ng Panginoon ang dati nating buhay uli at upang lang sa ngayon ay maalaala natin siya. And if you are going to look at the scale of the map, itong 300 kilometers ay ganito lang kahaba. Now, how do you walk 300 kilometers? During that time, wala pang MTR. Wala pang bus. Wala pang aeroplano. And they are walking on foot. And, you know, they are going, I bet you, from here, Jerusalem all the way to Ur, napakaraming namatay sa kanila because they are walking on foot. And probably with their hands bound on their backs. And yet, during this time, it is a time of reflection. Para sa ating panahon ngayon, I want you to understand that exile is more than a geographical concept. It is not just a change of one place to another, one environment to another. You can be in exile in your own homeland, in your own house, in your own room. In fact, every Sunday, if you choose to remain in your room, dahil sabi mo, pahinga muna ako ngayon, dito na lang ako sa room, you have just exiled yourself. Okay? Now, there are four things I want to share with you today. What is to be in exile about? What is it to be by the rivers of Babylon? By the way, they were at the rivers. Nung makarating sila sa Babylon, nagpahinga sila at siguro ang holding point nila ay doon sa tabing ilog ng Babylon. And that is the place where they begin to reminisce, where they begin to remember where they have come from. Now, it took them not a matter of days, perhaps, or weeks, but many months, probably a year of walking in order to reach Babylon. So, may apat na bagay patungkol sa Song of Exile na ito. Ito po yung nararanasan ng isang tao pagka humihiwalay sa Diyos. Ito yung minsan ay napakadali nating magdesisyon na huwag mo na magsimba. Minsan ay napakadali nating magdesisyon na gumawa ng kasalanan. Minsan ay napakadali nating ma-persuade
ng iba sa paggawa ng mga bagay na hindi dapat. Bago natin po gawin yun, sabi nga nila, isip-isip muna. And pagbulay-bulayan po natin ngayong umangin ito, ang kalagayan ng isang tao that is in exile. There are people who are physically present. Sabi nga nila nung ako'y high school pa, physically present but mentally absent. Meron namang mga Kristiyano ngayon, physically present but spiritually absent. The spirit is in exile somewhere, but the body is here. Okay? So sa ating welcome, i-welcome po natin ang lahat ng katauhan. Okay? Nasaan na ang espiritu mo? Amen? Hallelujah. And so there are four things about this being in exile. First, it is the pain of remembrance. Wow, sabi po sa verse 1, by the rivers of Babylon, we sat and wept and we remembered. Wow. Sa dalampasigan o sa tabing ilog ng Babylon, kami ay naupo, kami ay umiyak, at aming naalaala ang Zion. There will come a time that there will be a famine of the Word of God. Magkakaroon ng taggutom sa salita ng Diyos. Napakaganda po ng ating panahon ngayon. We can still come together kahit na mayroong pandemic. Nandito ka. It is a privilege to preach the Word of God for me. And it is a privilege for you to hear the Word of God being preached. But there will come a time that there will be a famine of the Word of God. At may mga lugar na sa buong mundo ngayon na hindi ka na pwedeng makinig ng salita ng Diyos. And para sa Israel, dumating yung panahon noon. Alam nyo, saka mo lang daw malalaman na napakalaga ng isang bagay pagka nawala na yun sa'yo. And here is Israel, if there is anything, if there is anyone as nationalistic as Israel, they are the Jews. Amen? There is none. But the Jews who are very nationalistic, they always long for their land. In fact, hanggang ngayon, ay napakarami pa rin nagbabalik sa Israel na tinatawag natin Aliyah. Sila ay pinapon sa iba't ibang lugar ng buong mundo. And yet, there is only one longing, and that is to go home. It is more than a longing for you to go home this Christmas. And yet, you cannot. And there is a longing, okay? There is that song, there is a longing. And there are many times in my life that I'm already a preacher, and yet I long for the presence of God. In fact, more and more these days, I've been praying, Lord, let me return to your presence. And what do I mean by that? Ano ibig sabihin ko pagka ako ay nananalangin ng ganoon? Kasi nga, gusto kong madama uli ang kapangyarihan ng Panginoon like never before. Gusto ko rin maranasan ang karanasan ko nung ako ay bagong born again. Gusto ko rin uling maranasan ang sigla, ang enthusiasm, at ang excitement to be in the presence of God, because there is nothing like it. Amen? And yet, whether you like it or not, the soul is in exile because of the judgment of God. In the case of Israel, the soul is in exile. Not only the soul, but the physical body together is in exile as a judgment from God. At sana po ay hindi na mangyari sa atin ang ganoon. Ngunit kung mangyari man, it is still good. Okay? Bakit? If there is anything good about exile, it is that it teaches one humility. Sana nga ay mapagbago tayo ng tinatawag na spiritual exile. Bakit? Kasi nga ito raw ay magtuturo sa atin ng kababahang loob. Ina-accelerate niya ang ating isolation, an absolute perspective into the condition at which one is left only with oneself and his own language, with nobody or nothing in between.
exile will bring you overnight where it would normally take a lifetime to go. Dahil sa Panginoon na marating mo ang lugar na yon na hinahanap mo siya, at isa lang ang makakapag-accomplish noon. That is when God will bring you to exile. And there will be a longing. And there will be a crying. There will be at times when you will be weeping when you remember the goodness of God. Alam niyo, nung nasa Judah pa sila, they don't even remember who God is. They are already worshiping other idols. And yet, ngayon na nandun na sila sa malayong lugar, and siguro sa kanilang paglalakad ng na mahabang panahon na ay napagtanto nila at na-realize nila that they are reaping the consequence of their forgetting God. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 66 verse 9, and I like this translation, I will not cause pain without allowing something new to be born. Hindi raw nasasayangin ng Panginoon ang pasakit niya sa'yo. How many of you today, alam mo na may pasakit ng Diyos sa'yo? Again, alam niyo ba na ang pasakit ng Diyos kahit na hindi physical, mas matindi ang pasakit na emotional eh. Mas masakit ang pasakit na that is when God speaks to you in your heart. And He begins to remind you of your forgetfulness. He begins to remind you of your rebellion. He begins to remind you that you have left Him. He begins to remind you of your stubbornness. He begins to remind you that you haven't served Him for such a long, long time. Okay? And so, when you are in a spiritual exile, this is part of your song. The pain of remembrance. That brings us to the second. Yung pangalawa matindi ito. It is the jest of circumstance. Ano yung jest? Joke. Patik na ba jest? Ang nilagay ko dyan. Joke na lang sana. The joke of circumstance. Okay? There on the poplars or there on the willows, in another translation, isang punong kahoy, ay ibinitin namin ang aming mga harapa. We hung our hearts. For there our captors ask us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, sing us one of the songs of Zion. Now, I want you to notice something there. You see, God has a sense of humor. And sometimes the sense of humor of God is painful. Matagal nang nalimutan ng Israel ang magsumamba sa Panginoon, bakit kailangan na sila ay lumawi? And you know what? Minsan napakahirap para sa atin ang mag-worship. Minsan napakahirap na itaas ang kamay. Okay? Minsan ay napakahirap na ang pagpupuri sa Panginoon, ang pag-worship sa Kanya is very tedious. There on the poplars, we hang our hearts. Darating ang panahon, gagamitin ng Panginoon ang mga bumihag sa iyo at tutuyain ka nila. Sige raw, awitan mo kami. Awitan niyo kami. Our tormentors, ang mga nagtotorment sa amin, ang nagpapahirap sa amin, they are demanding songs of joy. Awitan mo kami ng awitin ng kagalaman. Ang matindi, sabi niya, ayaw namin ng kanta ng Bee Gees. No, ayaw namin ng kanta ni sino mga artist dyan. Sing as one of the songs that you sing for the Lord your God. Wow! Hallelujah! It is as if the Lord is demanding an exile. I want you to sing again songs for me, even if you don't like it.
I wanted to sing songs for me, even if you have forgotten them already. I want you to sing songs of us for me again with joy in your heart. When was the last time that you sung a song for the Lord and you were in ecstasy? Amen. Hindi lang tayo nag-lip-sync every Sunday, my friend. Amen? Ang worship po, hindi pagsunod sa kanta na nandiyan sa ano. Actually, dapat yung lyrics dyan sa ating projector is for the newcomer. Ikaw na hindi na newcomer, dapat nakapikit ka kasi memorize mo na yung song. Hello? At pagka umaawit ka, awitin mo naman with feelings. Hindi lang with feelings, naintindihan mo yung lyrics. Marami po ngayon kumakanta, they sing because of the melody, they do not sing because of the message. In fact, itong, if you will remember, there is a song that was patterned after this song. Itong chapter na ito, Psalms 137 verse 1 to 6, ginawa nilang worldly song. By the rivers of Babylon. Okay? Parang balat. And it became a popular hit in the 1960s, actually. And yet, the song is a likely song. Hindi siya bagay. Bakit? At tapos ang saya, waltz pa. You understand? I wish I could show you the video. But, wow, napapailing ako. Na the people that are singing this did not understand the context. Kasi pagka naintindihan mo yung context, you cannot sing this that way. You cannot dance through it because it is not a song of rejoicing. It is a lament. Ito po ay lament. Awitin ng paghihinagpis. Yun ang ibig sabihin sa Book of Psalms. They demanded us songs of joy. Sing us one of the songs of Zion. It is like adding insult to injury. Alam mo yun, para bang dinadagdagan nila ng insulto yung endured life ng Israel. To walk in a way that makes a bad situation worse. And yet it is fitting for Israel to go through this. Why? Because here, alam mo sabihin is, kami lang yata ni Tanya nakakaintindi nito. Okay. May awitin po, I started a joke. It started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Amen? This is exactly what happened to Israel. They thought that they could count God. And yet, they haven't sinned that the joke was on them. Because here, the Lord is counting them, sing as one of the songs of Zion. In the book of Jeremiah, you will find the number of times God rebukes its sin in Jeremiah. Again, di pa naman siguro ganito kadami yung rebuke ko sa inyo. 118 siya. In the book of Jeremiah, alam, siya pa lang yung prophet. And what are those rebukes about? Three times they were rebuked for stealing, oppression. Five times they were rebuked for murder. Five times they were rebuked for sexual sins. Five times they were rebuked for leading others astray. Five times they were rebuked for forgetting God. Six times they are rebuked for lies and dishonest gain. Six times again for oppression of the poor and the fatherless. Six times again for breaking the covenant. And then 18 times for false teaching and for false prophecy. But the greatest rebuke and the greatest number of rebuke was for idolatry. Wow. Hallelujah. No wonder Jeremiah is one of the most unpopular prophets in his time.
In fact, he was imprisoned for his preaching. He was disliked by all the kings of Israel for preaching the way he did. And yet, Jeremiah was faithful in reminding Judah about his sins against the Lord. And yet, hallelujah, here is the Lord sending these situations in our lives. Lagi siyang magpapadala na magre-rebuke sa'yo. Okay? Lagi siyang magpapadala. By the way, nabasa ko na yung lahat ng isinulat ninyo doon sa binigay niyang box sa akin. Pinagtsaga ko siyang basahin. And isa lang ang theme. Okay? Isa lang ang theme ng sulat ninyo. Salamat sa review. Okay? Salamat sa mensahe na aking narinig. Mga kamanin, si Lord nagpapadala ng someone who is going to teach you this is the way, walk ye in it. And yet many of us, just like Israel, are very stubborn. Napaka-stubborn ng marami sa atin, kanya darating ang panahon na magkakaroon ng consequence, and that is the only remedy. That is the only way na the Lord is going to turn you back. Okay? Ikaw na palaging napaalalahanan ng maraming beses at hindi nakikinig. Will sometimes be destroyed without remedy. Yan ang sinabi ni Solomon. Okay? Darating ang panahon, magkakaroon ka ng exile. At napakahirap bumalik, kapatid. How many of you have experienced backsliding him? I did. Okay, bigay lang isa. I did. I once was. Yes. For a very short time, a few days only, and backslide ako sa Panginoon because of my discouragement with my father. And naglayas ako. Buti na lang kinahon ako ni tatay. Hindi niya natiis. Hinanap niya ako. And nagkita kami. And there was reconciliation by the grace of God. And yet, I want to tell you this. There is something that happened when I went through that very short season of backsliding. There is something there na wala sa aking damdamin. Napakahirap ibalik. Amen? Mga kapatid, the Lord is not cheap. Yeah. Huwag mong sabihin na, okay lang. Ngayon lang naman ko lang naman gagawin. Pagkatapos nito, hindi ako ng tawad kay Lord, okay na ulit. It doesn't happen that way. Amen? So careful ka. Careful ka. And so because the Lord loves us, He chastens and rebukes us. But modern sentimentality, yung mga modernong sentimento ngayon, nire-reduce nila ang Panginoon. Ibinababa nila ang Diyos to a tolerant, indulgent, grandfatherly being who winks at our transgression. Let me tell you this, hindi po kumikindat ang Panginoon sa ating mga kasalanan. Hindi po kumikindat ang Panginoon sa ating mga paglimot sa Kanya. Okay? Hindi po nakakalimot si Lord sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? And there will be a time that there will be a reckoning. Lagi po may reckoning. But si Lord, napakatsaga niya sa akin. Amen? It is because na napakatsaga ng Panginoon that we abuse His grace. Inaabuso po natin ang biyaya ng Panginoon, ngunit darating ang Panginoon ng reckoning. And when that time comes, hallelujah, we will cry because of our exile. Amen? Magkakaroon tayo ng third, loss of significance. Nawawala yung meaning. Amen? Pag nandito ka na sa stage na ito, napakahirap. Okay? Wala na kabuluhan. Wala ng significance. Verse 4, how can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? Paano kami aawit ng awitin ng Panginoon sa beach? Hello? Paano ko aawit ng awitin ng Panginoon pagkakasama ko ang aking barkada? Hallelujah. Paano ko awitin ng Panginoon pagka-chat ko ang aking boyfriend?
Kaya na ang boyfriend na yun, hindi nakakakilala sa Diyos. How can I sing the songs of the Lord if I am a foreigner? How can I sing the songs of the Lord in an environment that is not conducive for worship? How can I sing a song of the Lord in disobedience? How can I sing the songs of the Lord in rebellion? You cannot. Amen? Bihira po ang katulad ni David. Hallelujah. Okay? May mga panahon na umiiyak siya sa Panginoon, my God, and this is found in Psalms 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? And the Lord Jesus Christ borrowed that on the cross of Calvary, quoted that on the cross of Calvary. Far from my deliverance are the words of my groaning. Here is David, naranasan na rin niya na para bang humiwalay sa kanya ang Diyos, especially during his sin against Bathsheba. Okay? And so here, in this particular psalm, sabi niya, Lord, my God, bakit mo ako pinabayaan? Napakalayo ng kaligtasan. At ang aking, you are far from my deliverance, napakalayo mo para sa aking kaligtasan at napakalayo mo sa aking groanings. Hallelujah. And so, my friends, when you go that far in an exile, nawawala yung meaning, and the Lord is somehow bringing you back into remembrance of these things, and then you finally admit that you cannot sing the song of the Lord while you are in a foreign land. There is this stage called alienation. Alienated ka na sa Panginoon. But you need to move from alienation to reconciliation. And by the grace of God, tutulungan ka ng Panginoon na makabalik sa Kanya. Hallelujah. Okay? Now, you see, when you are alienated from God, there are a series of things that you will be alienated from. Kaya nga, napaka... Now, minsan pagka you are in exile from the presence of God, it is one of the most confusing moments of your life. Hallelujah. Signic, ano, kahulugan ng buhay. Maranasan mo na, oh, after all, it is the Lord who gives you meaning. Because no matter how you strive in life, it ends up in frustration. Okay? No matter how you strive in life, hallelujah, it ends up in frustration, if not death. Amen? Alam nyo, one of the things that COVID-19 has taught me, okay, baliwala lahat ng inipan mo pagka namatay ka. Baliwala lahat ang pinaghirapan mo pag namatay ka. Pag nakapita ka na ng COVID, oh, naalala mo na ang lahat. Okay? Pero habang wala ka pang COVID, di mo naalala ang sino man. Okay? Tayo po ay makasarili. Tayo po, bilib na bilib sa ating sarili. Bilib na bilib sa ating kakayahan. Okay? Pagka na-COVID ka, baliwala ang ipon mo. Pag na-COVID ka, hallelujah. Praise the Lord. One of the things that I have learned from COVID is everything is insignificant. There is only one thing that is significant. Your relationship with God. Amen! Oh! Isa lang ang may kahulugan! Kapatid, walang kahulugan lahat ng bagay. In fact, walang kahulugan na nandito ka ngayong umaga nito, o walang kahulugan na nandito ka sa Hong Kong. Kung wala kang personal na ugnayan sa Diyos. Yes! Nothing. Ano may pagmamalaga natin? Na nagkatrabaho ka? Anytime pwede mawala sa'yo. In fact, lahat ng bagay mawawala sa'yo at saka sa akin. Isa lang ang mananatili habang buhay. Ano yun? Yung relationship natin kayo. Amen? And so, let us move from alienation to reconciliation. Okay, sorry. Nakalimutan ko ito. You don't know who is important to you
until you actually lose them. Do you believe that? Yes. Madalas daw hindi mo alam kung sino anong mahalaga sa iyo hanggang hindi siya nawawala eh. Yeah. And you know what? Sabi nga ng isang kapatid sa akin na iiwalayan ang asawa niya. Pastor, hindi nabali na iiwalayan ako ng asawa ko. Huwag lang iiwalay ang Panginoon sa akin. Amen? Eh, ilang beses na nga narinig ko yung mga kataganyan. And tunay nga, higit na mahalaga ang relationship mo sa Panginoon kahit kanino man. Yes. And so, my friends, let us move from alienation to reconciliation. Stage one of alienation, can you remember the prodigal son? Nung nalustay na niya lahat ng kanyang minana in advance. Eto, wala na siyang dami. Natrabaho na lang siya magpakain ng baboy. Okay? Our alienation is not only alienation from God, it's an alienation from self, family, or community. Nangyayari ito because of ignorance, blindness, nagdagan natin rebellion. Stage 2 of the awareness. Other names for this is raising of conscience. Babalik ng Panginoon, magkakaroon ka ng heightened conscience. And then narating ka sa iyong sense. Common sense pa. Okay? Then magigising ka. Sana all. Okay? Then you will hit rock bottom. I pray that every one of us here, alayin ko na lahat tayo na nandito ngayon, we will reach rock bottom. Pastor, wag naman. Eh, kasi minsan, kung hindi ka nag-hit ng rock bottom, how many of you have reached rock bottom already before? Amen. Did you experience reaching rock bottom yung walang-wala na? Yes. How many of you have already experienced na yung kawalan ng pag-asa maliban sa Diyos? Amen. Uy, konti pa lang. Sige, mag-pray ko na kayo lahat. Okay? Bakit? Hanggang hindi ko narating yung stage na yon. Hallelujah. The Lord is not going to be the Lord of all of your life. Yes. Hallelujah. I'm present, thank the Lord, I reached that bottom, I think twice or thrice in my life. And when I reached that rock bottom, I clung to God and said, Lord, hallelujah. Pag binitiwan mo ako, I am God. Yes. Amen? It's quite an experience. Eh, and that, doon ka pa lang, mo pa lang i-admit, sasabihin mo sa sarili mo, ako'y nagkasala. Kailangan ko lang pagpapalit. Amen? Here is Jeremiah again, calling us, return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Ano yung backsliding? Okay? Pagka nakaapak ka ng balat ng saging, mag-i-slide ka upwards. Ayun ang isipin ng backsliding. Sa tunay na buhay, pagbabalik sa kamunduhan, pagbabalik sa dati mong gawin, pagbabalik sa dati mong katauhan. Yes. Binago ka na ng Diyos, pero nagbalik ka at backslide ka. Ano sabi ng Panginoon? Magbalik kayo sa akin, mga backsliding children. Okay? Can you imagine the Lord telling Israel, backsliding Israel, come back to me. It is not a very good adjective, isn't it? And yet somehow, many of us have a backslidden heart. Marami po sa atin ngayong umaga ito ay ang puso backslidden. Okay? Pero ang physical body present. Pero the heart is backslidden already. And yet the Lord is telling these children, return you backsliding children, and I, napakaganda ng pangako ng Panginoon, hallelujah, I will heal your backsliding. Hallelujah. Behold, we come unto you. And the response of Israel, magbabalik kami sa iyo, ikaw ang Panginoon na aming Diyos. Praise the Lord. Amen. The last but not the least, the song in exile is a hope of repentance. Again, pag-asa na nanggagaling sa pagsisisi.
Now look here. If I forget you, hallelujah, kung malilimutan kita, Jerusalem, may my right hand forget its skill. Sana lahat ng aking dunong, lahat ng aking lakas ay makalimutan ko kung makakalimutan kita. May my tongue cling to the roof of my mouth. Sana aking dila ay tumikit sa bubong ng aming bunganga. If I do not remember you, kung ikaw ay kakalimutan ko. If I do not consider Jerusalem my highest joy. Kung hindi ko iniisip ng Jerusalem ang aming pinakamataas na kaganapan. Hallelujah. Let me ask you, my friend, is the Lord your highest joy? Amen. No, let me ask you again. Is the Lord your highest joy? Amen. You do not understand me. Is the Lord your highest priority? Yes. Is the Lord the love of your life? Yes. Is He? Are you willing to do everything for Him? Yes. Hallelujah. Pahinda na pahinda. Mga kapatid, hallelujah. That is exactly what this psalm is telling us. If I do not consider the Lord my highest joy, lagi kong na-re-remember si John Piper. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Is your satisfaction with God and not with your friends? Amen. Is your satisfaction with God more than your family? Amen. Sometimes it's very hard to answer that. And yet, do not be afraid to answer yes. Why? Kasi nga, sabi ng Panginoon, if you love me more than your family, you're not worthy of me. You have to love me all the way. Don't you worry. I'll take care of your family. Amen. Yun yun eh. Ngunit napakarami sa atin hindi natin masakyan. And that's the reason why we by choice, we send our lives in exile because the Lord is not priority. Because the Lord is not our chief joy. Because serving God is at the bottom of our list. Hallelujah. In the Hebrew scriptures, Israel's Babylonian exile become an image of something that is more universal. Yung pagkakatapon doon ng Israel sa Babylon ay isang imahe ng something na pangkalahatan. It is that feeling of alienation. Yun ba yung damdamin na alienated ka, hindi ka kasama. And yet you are longing for something more. There is a longing in your heart. Hallelujah. No matter where you live, we are looking and longing for a better home. Yeah. You know what? I'm excited to go home to the Philippines. And yet, I have mixed feelings of going home. And I believe you too. Excited ka na makita ng asawa mo. Excited ka makita ng anak mo. Excited ka na to be home. And yet, going home, at the back of your head, napakarami mo iyo o sino na pag-uwi. Yes. And, muna-muna sa lahat, may sapat ka pang pera pag-uwi. Mm-hmm. Minsan, ang ating joy and happiness is tied to our budget. You understand? Kasi na baka ang 20,000 piso. Hindi. Okay. Ay, diba, basta makita ko lang yung mayakap ko ang aking mga mahal sa buhay, sapat na. Ngayon, pag-uwi mo, napakaraming problema. Okay? Pagdating mo doon, yung iyong ideal house, hindi na siya ideal. Napakaraming dapat ipagawa. Okay?
Sira na ang bubo. Again. Hallelujah. Sira ang bakod. And there are many concerns. Yung ipinakikita sa yung picture ng mga anak mo, pagdating mo, hindi siya ideal picture. There are challenges. You know what? I'm longing for a better home. I'm longing for a better home, which is heaven. Doon sa langit, wala kayo paggagawa. Doon sa langit, wala kang alalahanin, babayaran. Amen? Isa sa iniisip ko, isang taon na ang delay na po ng pagbabayad ng aming mga tax. I need to straighten that. Hallelujah. I just went to SSS. Naalala ko, pwede na pala akong mag-retire. Again. And then, kumuha ako ng requirements for SSS pension. I'm so looking forward to receive a check of 8-10 months of lump sum. Wow. I was looking forward to about 200,000 pesos. Wow. That's not a lot of money. But it's still money. Okay, it's not a lot of money, but still money. And yet, pagdating ko doon, ang haba na listahan ng requirements. And, yeah, I need to go home. Because I need to fix a lot of things. There is a going home where you do not, there is no time for fixing anymore. There is a going home where all you need to do is enjoy the presence of God. That is the kind of hope I want to go for. Amen? When the time comes, we will be plenty ready to exchange exile for homecoming. Ikaw, mapakaramdam mo na you are in exile. Alam mo, nandiyan si Lord, pero ang layo. Naranasan mo namang manalangin na parang wala nakikinig sa'yo? Yes. Naranasan mo na namang manalangin na parang kinakausap mo sarili mo lang? You understand? Hindi kaya madalas nangyayari yun. Pag nangyayari yan sa buhay mo kapatid, isa lang ibig sabihin, you are in exile. Again? Bakit? Eh, basta hindi ko naranasan. Bakit? Hindi ako nag-pray. Hallelujah. Mas malubha ang kalagayan mo. Mas malubha ang kalagayan mo. Amen? Ba't ngunit kayo na pakaramdam mo nasa exile ka? Would you like to exchange your exile to homecoming today? Amen. Alam niyo, mayroong homecoming si Lord. Napakaganda pag naranasan mo magkaroon ka ng homecoming with Jesus. There's only one thing you need to do. You need to desire to come back. Yes. And katulad ng political son na yun, malayo pala siya. Sinalubong na siya ng kanyang ama. Alam niyo ba nagigil sa Lord na magkaroon ng homecoming sa iyo? Amen. Again? Pag may homecoming ka, walang daladalang lati ko si Lord. Wala siyang daladalang lati. Eto, uuwi na ang anak kong walang kaya. Remember, that is not the picture. When you are going to come back, you only have one, you must have one picture in mind. It is your generous, ever-loving, longing, excited, and enthusiastic God to meet you even halfway. God is homecoming. I'd like to end my message with your favorite verse. Jeremiah pa rin. Kaya lang, dagdagan natin ng isang verse yung verse ninyo. Okay, verse 11 lang ang alam nyo eh. Hindi nyo alam yung verse 10. So, dagdagan natin ng verse 10. This is what the Lord says. When 70 years, jaga-jaga, alam ka pa, Jay, 70 years. When 70 years are completed for Babylon. Alam mo? Sabi ni Jeremiah, kayong Israel, mananatili kayo dyan sa Babylon for 70 years. After that, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Mga kapatid, you do not need to leave Babylon because the Lord has a time frame for you. At dito kasama ko, ito ang Babylon natin eh. Okay? Eh, kira-kira alam mo kapatid, hindi mo na kailangan mo eh para lang magkaroon ng homecoming. Ngayon pa lang magkaroon ka na ng homecoming sa Babylon. Ngayon pa lang ihanda mo na ng dami mo, Lord. Hallelujah. I just realized that I am an exile. I just realized that I have forgotten you. I have just realized na I have done my own way. Just a little. Pwede ba Lord mag-reconcile na tayo? Okay, Rev. Upang nasa kayoan tayo na ako ay nandito sa Babylon, I'm going to have a home coming. Amen. Amen? Amen. Shall you arise? Would you close your eyes with me? As many of you this morning, you know in your heart that you are in exile spiritually. You don't have to go away to be in exile. In fact, you are perfectly here, but your heart is away. Kung ikaw ay narito at alam mo na napakalayo ng Panginoon, halabang nga hindi mo siya maabot, halabang nga sa panalangin, ikaw ay nakikipag-usap sa sarili mo lamang. Kapatid, ngayon ang panahon na bumalik tayo. Sabi ng Panginoon, I am going to heal your backsliding. I am going to fix you. Hallelujah. For I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang plano ko sa iyo. Plans to do you good. Plans to prosper you. And plans to give you a hope and a future. Kapatid, mahal na mahal pa ng Diyos. Nais niya na magbalik ka, magbalik loob ka sa atin. If you are ready to do that, would you just lift up your hands? Sabayin mo ako sa panalangin. Yes, thank you for those hands. Yes, yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter, kapatid, kung matagal ka ng Kristiyano. There are many times in our lives na humihiwalay tayo sa Panginoon. Nakakalimutan tayo sa Kanya. Hallelujah. Pinakaligtaan natin ang ating mga responsibilities. Iniiwanan natin ang ating mga ministries. Pinahayaan natin ang ating sarili. Tayo ay nararahuyo sa pamunduan, sa kabisihan, sa iba't ibang gawain na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Now is the time to come back. Now is the time to be reconciled. Now is the time to sing the songs of Zion with joy in our hearts. Amen? Ay, po'y panalangin. Lord, ikaw na nakakaalam ng damdamin ng bawat isa. Lord, ikaw na nakakaalam ng pribadong buhay ng bawat isa. Simula sa akin, hanggang sa kauliwalian, bahagi ng iglesia ito. Alam mo, Lord, ang kaisipan namin. Alam mo ang motion ng aming mga flesh. Alam mo, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Wala mang nakakakita, wala mang nakakabasa, wala mang nakakaalam. Ngunit wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat na narito ngayon na mayroong damdamin na para bang siya ay hiwalay sa iyo. Ang lahat ng narito, Panginoon, na hindi makapag-pray ng maayos sapagkat pakiramdam niya ay kinakausap niya lang mga kanyang sarili. Ang lahat, Panginoon, na nag-aakala na ikaw ay malayong malayo sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay sila ang malayong malayo sa iyo. Lord, sa niniisip namin ang layo mo. Ngunit kami pala ang nakakalayo sa iyo, Panginoon. Lord, lahat po kami na narinito ngayong umagang ito, humihingi ng tawad sa iyo. Sa aming kapabayaan, sa aming mga paglimot, sa aming mga kahinaan sa lahat ng aming mga nagawa na kasalanan laban sa iyo, kasalanan sinasadya, kasalanan nakasanayan na namin, kasalanan, Panginoon, na hindi sinasadya. Lord, patawad po.
pakalilisin mo ang bawat isa. At higit sa lahat, Lord, restore the joy of our salvation. Restore mo, Panginoon, ang aming paglilingkod. I-restore mo, Panginoon, ang aming kagalakan. I-restore mo, Panginoon, ikaw sa aming buhay. I-restore mo kami sa iyong presence. I-restore mo kami, Panginoon, ang aming pakikipag-ugnay sa iyo. Lord, na kami hindi na nag-i-struggle pa sa aming mga aming relationship pa sa iyo, Panginoon. Mga bagay na nakalitaan namin ay muli namin gagawin. Panginoon, mga bagay na hindi na namin ginagawa ay muli namin gagawin para sa iyo, para sa iyo. Lord, ikaw ay madakila. Lord, alisin mo ang lahat ng takot sa umaga nito. Alisin mo ang lahat ng wall of separation in the name of Jesus. Lord, binabasa ko ang lahat ng bakot, Panginoon, at malaya na ang iyong banal na spirito na makipag- fellowship sa bawat isa na naririto ngayon. Salamat sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat, Lord, sa reconciliation. I pray na binubuhay ko ang lahat ng alienating spirit. Lord, every spirit that alienates them from you, Lord. In the name of Jesus, sa ngalan ni Jesus, lahat ng espiritu na nagpapaiwalay sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyo, binawasa ko ito sa ngalan ni Jesus. And Lord, we just want to thank you for you are such a faithful God. Lord, salamat sa kabutihan mo. Lord, even in our exile, hindi mo kami nakakalimutan. Lord, even in our situation, Lord, lagi kang nandyan. Ang iyong grace, Panginoon. Lord, kahit na hindi ka namin nadarama, hindi mo kami iniwanan. Lord, alam namin na lagi kang nandyan. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami inipantunan. Kahit na inabanto na ka namin. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kamatihan. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sister Heidi Cepeda is from Sanbrook North.